Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulot. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo na ang darating na Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay magdulot ng kagalingan sa pamumukay sa kasalukuyan at magkaloob ng gantimpalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito,
Magahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala nang iba pa. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. At mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sinumang sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Magsitayo po ang lahat.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, "Kayo po ba ang paririto? O maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, "Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyaon ay maraming pinagagaling si Jesus. Mga pinakihirapan ng karamdaman ang mga inaalikan ng masasamang espiritu, ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubukay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa lumang tipan sa Old Testament, ang Diyos Ama ay nagbigay ng mga palatandaan para makilala ang Misaya. Ang Misaya na kanyang ipadadala sa lupa para iligtas ang mga tao, siya ay magpapagaling ng mga may sakit, ang mga bulag bibigyan niya ng paningin, ang mga pilay papalakarin niya, ang mga bingi makaririnig, ang mga may ketongin pagagalingin niya, ang mga patay bubukayin niya, at lagi siyang nagtuturo ng mga gandang aral tungkol sa mabuting balita.
Yan ang palatandaan na ang isang tao ang nahirang ng Diyos Ama na maging mananakop. Ang ating Panginoong Jesus nang siya ay nasa lupa, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Ang mga bulag, binibigyan niya ng paningin. Ang mga bingi, pinaririnig niya. Ang mga kitongin, pinagagaling ng Panginoon. At walang tigil siyang nagtuturo ng mabuting balita. Kaya si Jesus ang talagang mananakop na pinadala ng Diyos Ama sa lupa. Lahat ng mga palatandaan para malaman na ang isang tao ay mananakop nasa ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoong Jesus ang mananak na pinadala ng Diyos Ama sa lupa. Siya talaga ang Mesiya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihandog natin ng may isang puso at diwa ang ating mga panalangin sa Ama na hindi lamang nagpapatawad ng ating mga kasalanan, bagkus nagpapagaling ng mga sugat na sanhi ng kasalanan. Ang ating tugon, Panginoon, basbasan mo kami. Panginoon, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tanda ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga lumayo sa simbahan dahil sa kasalanan, naway matuklasan ang pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga pamilyang watak-watak at nagkakalayo, naway muling pagsamahin ng nagpapagaling ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng ginhawa at pag-asa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namayapa, naway maranasan ang liwanag nang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Diyos na aming Ama, tulungan po kaming ikatid ang iyong pagpapatawad at kapayapaan sa mga taong aming nakakadaupang palad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiakin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiya na mamuhay ng mahirap upang mapakisamakan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya na kapanapanabik ay inaasahan namin na lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na
maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsalukan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawa na kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.